Hello mga kababayan! Greetings po sa inyo, saman po kayo naroon. Sana po sa mga oras nito, kayo po ay nasa maayos at mabuting kalagayan. Oh, by the way, ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy Channel. Ang ating pong episode sa ating pag-uusapan no, sa episode nito ay may kinalaman sa mga hindi na po matapos-tapos na mga katanungan na ating natatanggap, no? Kasi medyo may kalituhan po, no? Ang episode nito, ang issue nito tungkol doon ba sa kalituhan, no? Na number one, may mana ba talaga yung widow or widower sa namatay na, sa minanang lupa ng namatay na asawa? So, pinaliwanag na po natin ito pero medyo medyo complicated po talagang usapin ito kasi marami pong sanga-sanga dito, no? Meron din po nagkatanungan na yung bang inherited property ay kasama po ba yan sa conjugal property or absolute community property? Eh medyo meron po kasing mga overlapping dito na mga provisions, no? At saka amendments ng ating civil law, ng ating family code, no? Kaya siguro ay nagkadulot ito ng kalituhan lalo pa kung hindi natin masyadong na unawaan at saka yung pagpresenta natin mismo ng kwento natin, yung facts ay medyo iba yung pagkaintindi natin at lalo itong nagdudulot ng kalituhan. Okay po, at yan po ay hopefully in this episode ay masagot po natin yan. Okay po. Now, bago tayo mag-proceed, ang ating pong legal maxim sa episode nito ay Exclusio, Unios, Est, Exclusio, Alterios. Medyo Latin po yan. Ano bang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin nito, what the law does not include, it excludes. Okay po? So, ulitin po natin. Exclusio, Unios, Est, Exclusio, Alterios. Meaning, what the law does not include, it excludes. Okay po? Oh, by the way po, isang lang pong paalala. Pag tayo po yung nag-upload, within the first 25 minutes po, ay online po ako. And I see to it na hanggat maaari, masagot po ang inyong mga katanungan, no? Antimano, within that time, o kung hindi man, the following day. Kaya po, kung upang gusto ninyong makatanggap o umaalerto kayo, no? Para kung may upload tayo, ay be sure to click, mag-subscribe po kayo and click the notification bell para po pag may upload tayo, ay antimano ma-inform kayo, you'll be alerted at masagot po natin ang inyong mga katanungan. In short, you have a better chance of getting notice and being answered within the first 25 minutes of our upload videos. Okay po? Okay. Now, back to our discussion. Okay. Ito po yung sumulat nga sa atin, no? Eh, sabi niya, yung bang surviving spouse? Kasi sabi niya, should inherit from the inherited property of the deceased husband. Ayun. Okay. Ngayon, sabi na po natin kasi, yung manugang ay walang karapatan na magmana. Galing sa kanyang property sa kanyang biyanan. Okay. Tama po yun. Okay. Ngayon, dito ngayon nagkakaroon ng kalituhan. Okay. First, ang ating pong reference point po dito is yung ating Article 148, no? Paragraph 1 and 2 at saka Article 887 of the Civil Code. Okay. Now, Article 109, Paragraph 1 and 2 of the Family Code as regards to the conjugal property or absolute community property ng mag-asawa sa ilalim ng Article 91 at Article 92 ng ating Family Code. Okay? Now, first, ang civil code po natin o ang ating Family Code, ito po ay nag-govern ng family property relations ng mag-asawa. Okay po? Ngayon po, binago na po ang provision ng ating Family Code, no? With certain provisions with regards to the property regime of spouses. Okay po? Ngayon, ang ating pong Family Code took effect on August 3, 1988. Okay po? Ang pagkakaiba lang po nito is that ayon po sa ating
sa ating family code, no? Pag kayo ay wala kayong prenuptial agreement or marriage settlement before bago kayo nagpakasal, at kayo kinasal na, effective na ang ating family code on August 3, 1988, automatic po yun. Ang inyong property relation ng mag-asawa is governed by tinatawag nating absolute community property. Okay? Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig pong sabihin nito na ang lahat po ng ari-arian, no? Ayon sa ating Article 91, no? Which says, unless otherwise provided in this chapter or in the marriage settlement, the community property shall consist of all property owned by the spouses at the time of the celebration of the marriage or acquired thereafter. So, kung kayo po ay kinakasal na during the time, ano mo pong pag-aari ninyo during the time na binata at dalaga pa kayo at ito'y pag-aari ninyo during kayo ay kinakasal na? At anumang pag-aari pa na inyong ma-acquire after nakasal kayo, ito po automatic ay maging bahagi ng absolute community property ninyo. Halimbawa po, si lalaki ay meron dalang 100 million, okay, na kanyang property, okay? Si babae naman ay wala pong kadala-dala, kundi isang maleta lang na damit niya. Yung 100 million po, okay, at saka isang maleta na dala-dala na sila'y single pa, pag sila'y nakasal na, at habang sila'y kinakasal, kanila yun, ito po ay maging bahagi ng kanilang absolute community property. Ibig sabihin, pag sila'y naghiwalay, o may namatay, nagkaroon ng liquidation of marriage, ay hati-hati po sila doon sa mga ari-arian ng property. Okay? Now, excluded. Ano pong exemption nito? Okay. Kung kayo po ay kinasal, no, during the civil code na hindi pa affected, hindi pa effective yung ating family code, ay hindi po kasama yan. So, hindi pa kasama yung inyong ari-arian during kayo ay mag-asawa na. Hindi pa. Okay? Magiging excluded po yan. Exclusive property po ng bawat isa yan. Okay? Ganon din sa ating family code. Kung nagkasundo kayo, may prenuptial arrangement na ang inyong property relation is governed by the conjugal partnership of gains at hindi sa absolute community property, meron kayong prenuptial agreement, yes, hindi rin kasama po yan. Okay? So, dyan po ngayon nakakaroon ng kalituhan. In short, kung kayo ay during binata pa kayo o dalaga, okay, nakamana na kayo ng property. Inyo na yung property. Ibig sabihin, vested na yung property. Okay, vested na. Pag sinabing vested, inyo na. Okay? At the time na kinakasal kayo, ay yung naman ng property ay nasa inyo na, ito po ay magiging bahagi ng inyong absolute community property. Ito po kung ito ibabase natin sa ating Article 91 ng ating Family Code. Ngayon, dito ngayon nagdudulot ng kalituhan. Ngayon kung kayo ay kasal na, no? Kayo ang inyong property regime is under absolute community property, kasal na kayo. Biglang ngayon may nagpamana sa inyo o nagbigay sa inyo ng property. Uncle mo, kaibigan mo nagbigay ng donation. In short, you acquired property by gratuitous title. Ito po ay maging excluded, hindi kasama sa inyong absolute community property. Okay? So, excluded po yan. Okay? So, when excluded po yan, ang tanong ngayon, kung excluded yan, di, doon lang yan sa asawa. Okay? Ngayon, dahil minana ito, halimbawa, minana, okay, nakamana. Pag namatay yung namatay si asawa, okay, ang tanong ngayon, may karapatan bang magmana ngayon yung surviving spouse doon sa binigay na property o na-inherit na property na nakuha during their marriage, yung sila ay after na sila ay kinasal? Mayroon bang karapatan bilang magmana? They're considering na dapat excluded ito. Meron po siyang karapatan magmana sa ilalim ng Article 887 ng ating Civil Code. Ang pagkakaiba lang po sa computation nito, dahil hindi siya makasama sa
absolute community property. Pag hinati po yung property, hindi po makasama yung naman na doon sa paghatian kung ano yung conjugal o ano yung absolute community property. Ang basihan kung bakit magmamana yung surviving spouse ay dahil sa Article 887 ng ating Civil Code wherein sabi doon ay yung compulsory heirs ay may karapatang magmana at hindi pwedeng pagkaitan. At sino yung compulsory heirs na yon? Bukod sa mga anak, mga legitimate children, widow or widower or ascendants, oh, ng namatay. Yon, pwede silang maituring na compulsory heirs. Pag sinabing compulsory heirs, hindi po sila pwedeng mapagkaitan ng mana. So, dito po nagkakaroon ng kalituhan. So, sana medyo magiging malinaw na po ito. Okay? Ngayon, tanda po natin, ha, halimbawa, yung situation na sinabi natin kanina na yung manugang ay hindi pwedeng magmana doon sa property ng biyanan. Tama po yun. Paano po ito mangyayari? Halimbawa po, yung si asawa, namatay yung asawa, okay, buhay, na-predeceased yung biyanan. Okay? Na-predeceased. Ngayon, after na-predeceased, naunang namatay yung asawa. Okay? So, yun rin namatay yung asawa dahil buhay pa yung magulang, eh syempre, wala pa siyang mana doon sa kanyang magulang. In short, hindi pa vested. Wala pa siyang mana. Hindi, buhay pa yung magulang niya. Kaya, pag namatay itong si surviving spouse, namatay naman yung biyanan niya, hindi siya maaaring mga tagapagmana ng kanyang biyanan. Ito yung ibig po sabihin nito. Dahil una, hindi siya maituring na compulsory heirs ng biyanan. Okay? Eh ano rin siya, daughter o son-in-law lang siya. Hindi siya maaring maituturing na compulsory heirs. Kanino siya compulsory heirs? Doon sa namatay niyang asawa. But during the time na namatay yung asawa niya, wala pa naman siyang mana. Hindi pa vested yung kanyang mana. So that means, hindi siya entitled na magmana pag namatay yung kanyang father-in-law or mother-in-law or yung kanyang biyanan. So sana po medyo maliwanag po ito, no? Because dito talaga nakakaroon ng kalituhan, no? Kalituhan, no? Ngayon, tanda po natin, okay? Yung mga property na nasabi natin on na mga excluded property pa, another is, okay? Sinabi natin kanina, property, halimbawa, kasal na kayo, okay? Kinasal na kayo, may married na kayo, okay? Ang sabi dito, ang excluded property are acquired during the marriage by gratuitous title. O, hindi kasama din yan. Okay? Ngayon, yung property ninyo na personal or exclusive use by the spouse. No? Exclusive. Ang mga siguro, mga personal items except for jewelry ay kasama po yan sa community property. Ayun, ito pang medyo masalimot din dito. Kung halimbawa, yung nagpakasal, okay, ay byudo or byuda, at nagkaroon siya ng legitimate children o child doon sa unang asawa. Okay? Yung pong kanyang property, yung kanyang ari-arian po o namana niya ng surviving spouse na nagpakasal, no? Na mayroong legitimate child or children doon sa first marriage, hindi po ito maisama sa kanilang absolute community property. Pati din po yung income po nito ay hindi po maaring o maisama sa absolute community property because ito po ay excluded sa kanilang absolute community property. Kaya dito po nakakaroon ng kalituhan, no? So hopefully, no, napaliwanag natin sa inyo, naintindihan po ninyo, ha. Ang pinagbabasehan natin dito yung family article 92 ng family code, no? Excluded po yung mga sinasabi natin, okay? Yun naman pong sa ating civil code, ha? Kung kayo ay kinasal bago nag-took effect yung family code nung August 3 ay 1988, ay governed po kayo ng conjugal partnership of gains na except kung may prenuptial agreement po kayo. So, para po maiwasan po natin itong mga kalituhan sa mga property relations ng mag-asawa, no? Lalo na ngayon, meron tayong family code, meron ding civil code na provisions.
ay dapat po sa mga mag-irog dyan, eh, bago kayo magpakasal, eh, mag-isip-isip muna kayo, no? Mag-isip-isip muna kayo, magpag-usapan ninyo kung ano ba talaga yung property relations ninyo. Para hindi kayo magkaroon ng issue later on, mas maigi na magkaroon kayo ng prenuptial agreement or marriage settlement agreement bago kayo ikakasal. At nandun na kayo yung mag-agree, ano bang klaseng property relations ninyo ng mag-asawa. Okay? So, at ito po, isa pang issue dito, eh yung mga excluded property ito, no? Eh, siyempre, iyo yun. Pwede bang ibenta yan ng walang consent yung spouse, no? Kasi hindi naman siya excluded ito sa inyong absolute community property. Ang pananaw po natin yan, yes. Kaya lang po, eh, pagdating po niyo sa civil, sa Register of Deeds, eh, siyempre po, bubusihin po yan, no? You have to prove na, teka muna, eh, bakit walang consent ito? Okay? You have to prove na, no, this property was acquired, exempted yan, excluded yan sa ating, sa property relations namin. So, medyo, a lot of inconvenience. Okay? Kaya yung iba, ginagawa nila ng iba, para wala nang kyaw-kyaw, wala nang hassle, eh, pinapatirma na lang yung si wife o si husband para o ng consent, no? Para matapos na. Okay? But it doesn't mean, no, kung talaga magkaroon ng ibubusis yan, ipo-contest later on yan, it could be proven that the property sold or conveyed was an excluded property from the conjugal or absolute community property, then exclusive na ito, hindi kasama eh. So therefore, their husband or the spouse concerned can freely dispose of the same without consent of the other spouse. Okay po? So, sa ganing atin po, hanggang dito na lang muna tayo. At medyo, due to lack of time and lack of space, hanggang dito na lang muna. And hopefully, nagbigyan namin kayo ng kakibat na kaalaman o informasyon sa episode na ito. Hanggang sa muli at maraming pong salamat.